For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Who gave himself a ransom for all to be sanctified for Judah. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth in Christ and I lie not. The teachers of the Gentiles in faith and verity. Sabay-sabay. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, I pray na tapos din namin ito, Lord. Makuha namin sa stansya ng inyong mansahe ngayong gabi. Pagpatawad sa aming maraming kasalanan, Panginoon. Nakita namin dito, Lord, ang definition, Panginoon, of faith and truth and verity, Panginoon. At ma-apply namin ito, Lord, sa aming paglago, Panginoon. At makita din namin yung mga kamalian dito, Lord, din sa chapter na to na naluwalaan ng iba, may disablay, or may tama, may mali. But I pray na kayo pong magagabay sa amin para kayo po yung matutunan namin, malaman namin exactly kung ano yung mag-sabi ng mga salita, Panginoon. Alam po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako muna po. Amen ba? Amen. Basta niyo parang ano lang eh. Dito lang yung katawan, wala yung utak. So konting ano naman, participation. Simpleng-simple na lang. Yung iba, nagsasalita ako, sumasabay pa. Okay, parang yun. Parang sila at sila na lang. Ulit-ulit. Ngayon, mga bata, okay lang yan. Turuan din natin, okay? Punta nyo na. Amen ba? Amen. Okay, so napaka-importante ng chapter na ito. Yan nga, nakakalungkot yung iba, wala. Hindi mo alam, ulitin mo na naman. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ulitin lahat. Kaya yung sinasabi natin, yung iba, mauhuli. Yung iba, mauhuli. Mauuna. Hindi sinasabi sa Bible eh. So, natapos po natin last time yung, malala nyo yung title natin last, yung first. Ano po yun? 1 Timothy 1. Ang dali ah. Yung last week, ano? Good? Good conscience. Yung last week. Ano ba yan? Ha? Charity or love? Ha? Tingnan ko na nga lang. Charity out of a pure heart. Ayan, okay. Mali yung nalagyan ko dito. Charity or love, the end of the commandment. Okay, ibig sabihin, yung pinaka-pinaka goal. Dapat magkaroon ng bawat isa. Hindi ka nagmamahal, yung katulad ng nabanggit sa inyo ngayon. Okay, yung gawa, mahal nyo rin, at least. Diyan mag-uumpisa rin yung pagbagsak nyo. Pag di nyo na mahal yung gawain, pero kung sabihin may karir ka, meron kang kung anong gig mo sa buhay, nag-aaral ka, may plano ka na, pero hindi mo mahal yung gawain ng Diyos, ano? Sa palagay mo, may pupuntahan kang maayos. Madami na nagkamali dyan. Hindi mo pwedeng iwanan yung gawain. Gawain nga ng Diyos yun eh. Eh basta ako may gawain ako. Okay, may gawain ka. Pero tanda mo kahit yung trabaho mo. Ngayon, parang nag-iisip din ako mag-ship eh. Anytime pwede mo ship, ang dami raw ano. Walang problema sa ngayon, lalo online. Ganon, marami na akong kilala, sabi nga sa inyo, naging sales. Yung sales, kahit anong background mo, pwede mong gawin yan. Karong opportunity, may kilala ang ganyan. Pwede mong gawin yan. Madaling mag-ship sa trabaho, studies. Daw wag nyo sanayin na ship ng ship. Wala ka pa natutunan, wala ka pa napatunayan. Pero, gawain ng Diyos, mag ship ka, kanino ka lilipat? Galing ka sa gawain ng Diyos. Gawain nino. Natindihan nyo ba?
Kausap ba ako? So, yan. So, dapat gumagawa tayo, may pag-ibig. Pag hindi ka umiibig, lalong habang tumatagal, nawawala ka ng pag-ibig, baliktad. Baliktad yun, may problema. Huwag nabobored ka na sa gawain ng Diyos, may problema doon. Men, nakafocus ka sa ibang bagay, yun malamang sa hindi, ganun. Anyway, yung second nga, yung last week, good conscience, may kinalaman din, no? Ibig sabihin, konsensya mo yung nagsabi sa'yo kung ano yung tama at mali, pag hindi na good yan, ibig sabihin, parang kahit anong pinaayos ka, kanina po yung bearing, bakit hindi pa halos umaalog yung, pero pag umaalog na eh. Sinasabi, kahit anong pyesa pa yan, sa computer, sa... Pag hindi itong isa, maingay ito yun. Kasi hindi na original yung LC niya. So, ganun din tayo lahat. Pag may something strong, dun sa nag-function dapat ng maayos, dito ng context natin last time, conscience. Yung conscience mo, supposedly, sasabihin sa iyo yung tama at mali. Tapos minsan pumapalya na. Tama, mali, tama. Tapos minsan mo, parang naalala ko si Avante. Kasi inaaral ko eh. Ewan ko si Stephen, nagtatanong kahapon nina. So kasi ganyan din ako kay Avante, ano ko eh. Kasi sabi nga sa'yo, maraming ginawang mabuti yan. Pero, may ano eh, may... Ko alam kung dati siyang okay, naging hindi lang okay. Or umpisa pa lang, hindi na, okay? So yun po yung inaaral ko ngayon. Kayo din, matuto kayong maghusga ng tama. Okay? At pag mali-mali na yung maghusga nyo, baka yung konsensya nyo, medyo pumapalya na. Amen? Pag sinabi ito, sabi sa Bible, ganito, tapos ikaw, parang iba ka pang opinion. Bakit? Yung tanong. Hindi, ramdam. Susundin mo yung ramdaman mo kaysa in comparison sa sinasabing malinaw na salita ng Diyos. Okay? Ngayon, yung pride man nga ngayon, di ba? Kaya... Unthinkable po yan dati. Ibig sabihin, hindi mo may isip na yung maraming tao. At least, hindi tatanggapin yan supposedly ng maraming tao basta may konsensya lang yung mga tao. Pero ngayon, though, yun nga, may labanan din kasi talagang niloloko yung maraming tao. So, given yun. Pero still, kung nasa katinuan ka pa, lalo mga Kristiyano, lalo mga pastor, kung good yung conscience mo, na tagal tuloy ako dito. Pero magandang topic kasi. Tsaka nagbe-build up ngayon to. Ngayong tonight. Kaya tonight naman, bago matapos po yung chapter 1, may binanggit dyan negative. Okay? So dapat may good conscience kayo. Tapos naisip niya, ito may mga kapatid din tayo, mga kapatid to. Okay? Kasi sabi niya that they may learn not to blaspheme. Ibig sabihin, mga may kalokohan, pero parang yung sa 1 Corinthians 5, iniwanan kay Satanas. Tiniwalag para matuto. Ibig sabihin, kahit ang topic natin, napaganda, ito yung dapat, may mga negative na pumapasok sa picture. So, in example yung dalawa, pinangalanan kasi para hindi na pamarisan. Huwag na pamarisan. Kaya dito, huwag kayong magtataka, huwag kayong magtatampo. Pag minsan sinisingle out kayo, okay, hindi yung para sa inyo, hindi personal yun. Biblical yun, nakita nyo naman. Kaya kayo sinisingle out, kasi sabi, medyo matindi na or may napapansin sa inyong hindi maganda, delikado na yan, hindi, sa inyo, tsaka para sa iba. Okay? So ano ba yung pinahin ko kanina? But this time naman, ang title po nito ngayong gabi ay, ano man layo ko dyan, Faith and Truth or / Verity. Binanggit yan dito. So verse 7, a teacher pertaining to himself, siya daw ay nagtuturo, medyo sa Gentiles yung ano niya, focus niya. Ang tinuturo niya ay may kinalaman tsaka nasa pananampalataya at katotohanan. Pag sinabi verity, ganun lang din, katotohanan, verity, veritas. Yan ay katotohanan. So nilagay ko yung truth kasi may nabanggit dito kanina. Sino ba yun?
Ito, sabi dyan, ang Panginoon gusto niyang maligtas lahat at in-equate niya yun na sila'y matuto, nagkaroon sila ng pangunawa sa katotohanan. Okay, so kaya medyo, you know, special, pero medyo special yung ating ano ngayon kasi kumpara natin sa mga dati natin preaching, ha? So kasi yung faith, very, ano po yan, basic, okay, kaligtasan, faith, belief, isa yan eh. So kaya minsan may nililinaw tayo kasi napansin ko po batang Kristiyano pa ako, may something wrong sa preaching, sa pagtuturo, parang may nag-shift ng husto na nakalimutan na yung mga basics. Kung matagal na kayo dito, alam nyo na to, kaya nano ko lang, finine ko lang yung may mga faith sa ating sermon, walang kinalaman po yung fathers of the faith kasi do okay din yan. Yan tayo yung last year na fight the good fight of faith. Ganun lang din yung boldness in the faith. Whose faith follow hearing us. Ano to? Si Rain. Yun lang. So sige, ngayon natin, ngayon ko nilang pasok alam po, tinapi ko to sa Hebrews. Kaso dati parang di pa ako nagtatitle sa aking ano eh, yung mga series namin, which is bad, no? Pero ngayon, na-adapt na natin yung mga, nilalagyan natin ng kung ano yung hinahati-hati natin yung ano, sa context niya rin, tsaka sa magandang topic. So, tinapik namin definitely yung faith sa Hebrews 11. Okay? So, pero this time, medyo mag-aaralan natin yung basics about faith, may kinalaman niya sa katotohanan. Okay? So, again, ang context, after nabanggit yung mga negative, kaya ngayon, anong gusto ni Paul? I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. So ang daming synonyms ng prayer, no? Supplication, intercession, prayer, giving of thanks. Okay, so medyo inisa-isa lang niya, but inisa-isa minsan yan. Para alam mo na yun gagawin nyo. At may iba-ibang paraan ng panalangin, pero May pagkakapareho, may pagkakaiba. Of course, yung giving of thanks, medyo nagbibigay ng pasalamat, pero panalangin pa rin yun. Prayer, medyo general. Supplication, ito yung medyo specific sa paghingi. Intercession, paghingi din para naman sa ibang tao. Ganun lang. Okay? Kaya pansinin nyo, sa lahat ng tao. So una, mga kapatid. Okay? Pero so dito sa lahat ng tao. So again, napasok ko yung kaninang context, last chapter. So, bakit daw kailangan tayo mag-pray? Kasi, therefore eh. I exhort therefore. So, kung na-touch nila yung negative, dapat pala lagi tayo nag-pray kasi may negative eh. May mga, katulad nyo ngayon dito, pag tinitingnan ko isa-isa dito, ano yun dyan, natutuwa ako, parang isang ganyan ko lang, kita ko na ano yung mga, sabi natin, accomplishment nyo, di ba? Nakita ko, nagtiwala kasi Diyos for many months, years. So, accomplishment na rin yan. Salamat sa Panginoon. Pero, nakikita ko rin yung ibang kakulangan. Okay? At nakikita ko rin potential. Parang kayo Alexander and Hymenaeus. Na pwede rin kayong gamitin ng demonyo. Pag nagpabaya kayo. Kaya, pray. Amen? Pag-pray natin ang bawat isa ako rin. Pag-pray nyo rin ako. Lagi yan. Basta daring ganun yung prayer eh. Naitindihan ko na ngayon. Dati parang selfish naman. Ba't laging siya yung nasa unahan? Kasi pag bumagsak yung pastor, ano na mangyari? Diba? So, ganun pala yun. Lagi yun. Pastor and family. Ganun lagi yung prayer. Sa prayer list. So, kaya yung, alam nyo, yung prayer list natin, nandun na rin. Ginaya ko na rin kasi totoo. Amen? Ngayon, sa bawat isa, pag-pray din natin, katulad yung mga nalalo, nababanggit. Medyo may kahinaan to, medyo may gaganyan-ganyan. Pag-pray nyo para hindi maging Alexander and Hymenaeus. Amen? So ngayon, nag-pray ka na rin lang, lahatin mo na. Parang gano'n sinasabi. Pero unahin mo yung kapatid, okay? So ngayon, dito tayo yung sandag kong lulilawin po dito eh. Marami ditong verses na sikat at ginagamit sa mali. Okay, may tama at may mali ng ibang grupo. Kaya isa-isay natin yan. So ito, for kings and for all that are in authority. Yan, doon nila pinuputol. Okay, ganitong style niya mga yan. Alaro si Abante kasi una kong, bago kong discovery kasi kaibigan niya rin din pala si Kubuloy. Alam niyo ba yon? Nagulat ba kayo? So ako nagulat kasi baptist yun eh. Okay?
Si Villanueva, medyo nagulat na nga rin ako eh, kaso mga politiko, pare-pareho. So mukhang malakas ang kapit talaga ng ano, ng son of the devil na loko-loko. So may pinagtalo na pala nabanggit ni Abante na kaibigan niya si Kubuloy. So medyo something's wrong, amen? So ito po yung sinasabi ng iba na mag-iingat kayo at huwag kayong aayon. Bakit? Nasabi nila lagi, panalangin natin yung mga leader natin. Okay, tama yun, ito sabi din eh. Kaso, anong papanalangin natin? Importante yun. Pag sinabi yung pray for me, ngayon iba naman, unspoken, ganyan-ganyan. Iba, generic. Safety, health, syempre. Pero pag sinabi yung pray for me, anong tatanong mo? Anong papanalangin ko sa iyo, di ba? Ganun po yan, kasi hihingi ka sa Diyos, wala kang alam. Mamaya, papasok na naman tayo dyan. So may kinalaman niya sa topic natin. So mabilis lang. So hindi sinabi sa Bible na panalangin natin yung mga hari, mga presidente natin para pagpalain. Okay, yun ang wala. Kasi pag alam mo na loko-loko yan, tapos sasabihin, parang popersahin ka pa, mga pastor pa, kung sinong religious leader, eh sabi sa Bible, pag-pray mo yan, huwag mong nakagalitan yan, lalo ang babanatan. Eh, anong minabanatan mo, paano pinag-prayan, hindi mo pinag-prayan, mga ganun ba? Which is, guilty ako doon kung sakali. Totoo yun. Kasi, pero di totoo yun. Okay, so ang context dito, ang panalangin natin sa kanila, hindi pagpalain sila per se. Okay? Hindi ganun. So kaya, ingat din kayo. Kaya ako, binasabi ko sa'yo, pag-pray nyo ako, anong pag-pray nyo sa akin? Ganun din. Generic, syempre, health. Ang sabi natin last time kay Paul din, that I may open my mouth to speak the word of God boldly. Lagi yan. Kasi ang temptation lagi sa pastor, ganun. Na i-filter yung message. Para isipin niya, iniisip niya kung ano yung, kung saan siya papabura ng tao. Ganyan po yan eh. Kaya yun ang panalangin din ni Paul. At isa natatakot sa magiging consequence ng kanyang sasabihin. So sa mga hari, mga presidente, mga mayor natin, ano yung dapat natin panalangin? Pastor, eh, kung loko-loko pala, huwag na mong mamatay agad. Ngayon si Isko, pwede na yun. Tsaka si kung sino man yan. Si Marcos. Pero, ito po, basahin natin yung context. Sabi dyan, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Nakita niyo yun? Ano yung pag-pray natin? Pag-pray natin sila para pagpalain sila, ganun ba? Ngayon, kung sakali magkaroon tayo ng ganun leader, yes. Pero kung hindi ganun, hindi tayo presado pagpalain, pag-pray na pagpalain sila. I mean, walang ganun sa Bible. Kasi ang Diyos mismo galit sa kanila pag ganun eh. Kaya ang pag-prayer natin, huwag nila tayong pakialaman para magkaroon tayo ng mapayapa, tahimik na buhay, at maka-Diyos, at honest na living. Kasi po, naalala ko lang ngayon, ilang mga basta may isip ako last time. Yan, yung mga pastor nga, kasi nga, minsan ewan ko parang yung vision ko, ano eh. Naiisip ko ba yung mga pastor din? Kasi minsan iniisip ko paano nga alala ko yung, hindi lang ministry natin, paano itong bansa na to yung pagpapalain ng Diyos. So, syempre, wala akong alam na iba, kundi sa salita ng Diyos. And therefore, syempre, kasama yung mga kapastoran doon. Ang naalala ko lang na, maraming pastor nag-compromise pag sila'y nahihirapan na. Okay, sabihin, sa nahihirapan sa ministry, parang tayo, pag iniisip ko yung utang, daming utang, tapos baka alam mo na, pag minsan naging negative ka dyan, parang, paano mo ngayari, di ba? And then yung iba, kaya yung iba nag-compromise. Hindi makaayos ng ministry. Kaya, ganun ang dapat natin panalangin, na yan, pag yung bansa, imagine nyo kung nagkagera dito, talaga sobrang corrupt na yung gobyerno, anong mangyayari sa mga, basically lahat ng tao, pero kahit sa mga Kristiyano, anong pwede mangyayari? Malamang mangyayari. Mahihirapan ka, and therefore, itong mga to, quiet, peaceable life, tsaka godliness and honesty, mahihirapan ka ang isagawa. Amen? Kaya panalangin natin, hindi pagpalain sila na yung sarili, pero para gampanan nila yung dapat nilang gampanan. Nakakuha nyo ba yun? At pag ginampanan nila yung kanilang dapat gampanan, o sige, mag-corrupt-corrupt na sila ng konti dyan, huwag naman masyado. Amen?
Supportahan nila yung mga bakla ko na pag-June at least huwag naman buong ano. Siyempre, kakalabanin na natin sila doon. Pero, ang panalangin natin ay ang pinaka goal natin kasi hindi tayo umaasa, okay, ang langit nagbababa sa lupa ngayon, okay? Gusto natin mangyari yun, pero alam natin na hindi, okay? Panalangin natin, gawin natin dapat natin magawa, pero kayo umaasa sa mga politiko, kakamali ka dyan. So kaya ang panalangin lang natin ay may sagawa natin dapat natin magawa at mga ano kasi yun, susi yung gagawin ng mga ating mga leader. Panlupa. Okay, so panalangin natin sila na magtino sila. At yun na, wag tayo nilang pakialaman. Yung iba nang baliktad, gustong impluwensyahan yung politika. Ngayon, kung baguhan ka, di kita makasisisi kasi nga, feeling mo, kaya mo eh. Ganyan po yan eh. Pero madalas sa hindi, parang yung sabante, yun. Mas parang mayroon pa siyang tinulungan na komunista, ganun yung balibalita eh. So, tinatanggi niya, of course, yun. Pero, bakit niya tinulungan? So, kaya, may something. Pag politiko ka, ang hirap, hindi mag-compromise. Parang yung tanong ni Sir Stephen kanina, hindi ko alam bakit. Pero, yun, sinagot ko siya. Kasi nga, sabi yung tanong niya, pwede ba yung Kristiyano maging politiko? Magandang tanong yan, nasagot ko na. Pwede ba? Pwede kung pwede, posible. Pero papayo ko sa iyo, kung ay bata ka pala, nag-aaral ka na, medyo nakita mo na pag politiko pala ako, pwede, marami akong pwedeng gawin sa bansa, impluwensya. Huwag mo nang ano, huwag nang ganun. Huwag sa ganung paraan. Kasi kung top to bottom, parang madali yun, pero never nangyari yun. Yung Catholic Church, ganun ang feeling nilang gawin dapat. Hindi nangyari, sila yung na-corrupt. Okay, again, kung nag-inaaral yung history. Natin natin. So, ikaw muna, yung mundo mong maliit, pagbutihin mo yung pagiging Kristiyano mo, paglilingkod mo sa Diyos, soul winner ka dapat, ang laki ng magagawa mo dyan sa circle mo. And then, lalawak kung hanggang saan ka, i-allow ng Panginoon. Amen? Okay, so nalino natin yun, ha? And then ito, follow-up lang to. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. So, ang gusto ko lang sabihin dito, yun nga, pag pinanalangin mo yung mga tao, mga leader, para naman tayo, in effect, ay basically magawa natin dapat natin gawin, yun ang gusto ng Panginoon. Pero gusto kong bigyan ng din dito, sabi dyan, in the sight of who? Katanggap daw yung kanino? Sinong God? Yan, di ba? So medyo, mamaya, meron na naman tayong iglesia ni Manalo, ano dito, naalala mo ito, 5. So, ito mo muna, 3. Yan ang tanongin mo sa kanila. Bago nyo likot yung 5. Sabi mo, sino yung Savior? Sabi din kasi sa isa sila, yung puto Isaiah, ganyan sabi. Isa lang ang Diyos, hindi siya tao. Tama naman, isa lang ang rock. Sabi niya, wala nang iba. Kaysa sa New Testament, sino yung rock? Isa lang ang Savior, sino yung Savior? Eh sabi sa Isaiah, God eh. Dito, God din eh. Oh. Nakuha nyo ba? Hindi nyo nakuha. So, di, ulitin ko na lang. Si Jesus ang Savior, ang Diyos ang Savior, therefore, God, Jesus is God. Malinaw yan. Kahit anong balibaliktarin mo yan. Okay, so, anyway, ito, another important verse. Sabi dyan, who will? Sino yung who? Jesus or God or the Savior. Katutukoy lang, antecedent yan. Gusto pala ng Panginoon, lahat maligtas. Malinaw po yan, ha? So again, bagsak ang Calvinist. Originally, of course, ang Diyos ay mabagin, mapagmahal. Pag kinreate ka niya, yung mga batang yan, gusto niya ang Diyos, lahat siya maligtas. Pero hindi sinabing, lahat siya maliligtas automatically. Okay? So yun yung malaking pagkakaiba. Gusto ng Diyos, sinabi rin sa Peter, di ba? Gusto talaga ng Diyos, lahat maligtas. Pero, hindi automatically naliligtas lahat. Okay, so malino sana yan, ha? So another point na naman yun. And then the second part, medyo ito yung topic natin, in-equate niya yung to be saved, maligtas, to come unto the knowledge of the truth. Kasi ganun po yan, pa ikaw ay naligtas, makikilala mong Panginoon, siya yung truth.
Ganon din naman, pag natutunan mo yung truth, hindi lang basta truth, ha? Basta kung anong truth, hindi. Yung importanteng truth na may kinalaman sa kaligtasan sa Panginoon at sa langit impyerno, justification, yung mga inaanal natin. Pag natutunan mo yan, ligtas ka. Of course, natanggapin muna ang Panginoon, di ba? Hindi mo lang natutunan. So, dahil alam niyo po ba yung know na term is, ano yan eh, may consummation part yan, okay? Sabihin, hindi mo lang naintindihan, naintindihan ko, tapos dapat i-consume mo. Okay, so, parang tinanggap mo. Okay? Inibilis ako kasi, mahaba ito eh. Ulitin ko lang ha, ang Panginoon, lahat ng tao gusto niya sana maligtas. At kaya tayo puro Bible dito kung again iinip na kayo at nagtatanong na kayo sarili niyo, basta wala bang ibang gagawin? Wala bang ibang ano dyan? Puro ka ganyan eh, puro Bible eh. Tinanong ko na rin yan, okay, naitindihan ko kayo. At natanong din ako, baka may isang technique. Parang yung mga pinapanood niya sa anime, di ba? Kung ano-ano ng technique daw, at yung isang technique, talo isang technique. Hindi, nasa utak ko kasi, Pastor, bakit? Tagal natin magaganito, di baka may ibang technique. Wala ibang technique. Yun talaga. Wala shortcut dyan. Kung gusto mong ma-shortcut, ikaw aralin mo na maaga, magtapat ka sa Diyos para gamitin ka. At mas marami tayo, mas maganda. Okay? Yun yung technique na kailangan mo lang. So yun yung kailangan, bawat isa sa atin, magkaroon ng una, maligtas, pagligtas na, masterin nyo yung gospel muna and then yung ibang bagay pa na may kinalaman dyan, even practical application yan, okay, saka palang papasok yung kaunlaran sa buhay dyan dahil nga hindi tayo gumajor dyan kasi iwanan natin ito lahat eh. Yun okay, sana malino po yun. So huwag kayong mga yun, nakalimutan ko mag time, ilang ano ba minutes na. Hindi makita. Okay, kalahati. Sige. Aga pa, okay. So, di, medyo takil pa. Paano ka ba napupunta sa kaalaman ng katotohanan? Yan, kasi yung pinaka-topic natin ngayon eh. Example lang natin, ano ba yung... By the way, may sinira ako sa page natin na nakakuha ko rin kung kanino ha. Nagkataon naman, na-meet namin kanina sa SM. Sa Pastor Move. Yung ilang, kilala nyo yun. Isa yun sa mga top ano ng BMP. Mga preacher ng BMP yun. So, na-meet namin kanina. Eh, nag-share siya. Maganda yung sinira niya, kaso wala link. Kaya hinahanap ko na lang. So, tingnan nyo yung ano, sinira ko sa church page. May time kayo, isang oras yun eh. May time lang kayo. Kaya nauna kong naisip Steve eh, kasi may pagka-geek to eh. Kaya tinatanong ko kanina kung naintindihan nyo. Maintindihan nyo yun. Kinalaman sa geometry, math, algebra, saka kung ano-ano man. May kinalaman din sa Diyos. Okay? So anyway, paano tayo nalalaman natin katotohanan? Sige nga, anong katotohanan ang alam mo ngayon na alam mo totoo? Yes siya. Alam ko, totoo to. Ano yun? Kaligtasan. Okay, ano yung basic muna? Alam ko na... Gravity. Ha? Gravity. Kasi komplikado pa nga yun eh. Next. Alam ko... Alam ko, babae si Jamie. Yan. Paano mo nalaman? Ikaw yan eh. Sige, maganda yung topic yan kasi dahil mga bakla ngayon. Kasi Raul, oh. Yan ang pinagtatalunan sa Amerika ngayon eh. Anong definition ng babae? Hindi ka babae. Kasi pwede kang mag-iba, parang gano'n. Kasi naulo mga tao dun eh. Sige, patulan na natin. Kasi baka hindi naman ano. Hindi naman bastos yung ano, di ba? Basic yan eh. Katulad ni Shana, pag nag-ano to, alam ng mga boys yung kuya nito, di ba? Banggitin ko na, hindi naman bastos yan, di ba? Lalo mo sobrang bata sa inyo dito. Sa Bible din. Yung mga kuya niya, syempre, makikita. Ay, parang iba sa atin yun, ha? Yan. Hindi nyo na.
Basic yan. So, yung mga lolong ng mga bangla ngayon, paano mo nasabi hindi? Mga bata, alam yan eh. Pag magkaiba, dalawa lang yan. Either this or that. Either lalaki o babae. Pag di lalaki, babae. Pag di babae, lalaki. Eh, paano nga nalaman yung katotohanan? Tinuro. Yan, nasabi ko tuloy. Tinuro sa'yo, di ba? Yun. Tapos yung... Ang daming mga meme ngayon kasi nga dahil dyan. So, binabalik nila yung tinuro sa kanila ng bata sila. Yung babae, paglaki niya, nanay. Yung lalaki, paglaki niya, tatay. Napakasimple, no? Kasi nga, buwisit itong mga baklang to. Anyway, so, sige. So, bakit mo na lang babae siya? Kasi, ano to, dinescribe ng nanay niya para sa kanya yung babae. Anong babae? Ganun yan. Hindi lalaki yan. Iba yung organ yan, di ba? Iba yung, maraming bagay na iba dyan. Iba yung function, society, sa family. Iba rin yung proclivity niyan. Ibig sabihin yung malakas siya sa ibang bagay, matalino sa ibang bagay, hindi. Di ba? Lalo pag driver ka, alam mo yan. Ayan. Wala mga shadong lalaki. Malakas tumawa dyan, mga lalaking driver. Eh. Ah, oh. Anyway, ano ba ibang katotohanan? No? Sino? Joshua! Anong katotohanan? Alam mo, sigurado, totoo to. Salamat, walang face mask si Joshua ngayon. Ayan. Ano yung sigurado kang totoo? Basic tayo ngayon, ha? Ha? Color. Nakums. Lalo ngayon, nagbabago yan. Alam nyo ba mga may kotse kayo, nagbabago na kulay? Ganun lang. Chameleon. Sabay, kahit chameleon. Hindi, ano pa? Ito, kahoy ito. Paano ko nasabing kahoy ito? Sigurado ko ba yan, Pastor? Paano ka nalaman? Nakita. Kasi nakita ko eh, kahoy yan. Binili ko pa yan. Tapos pinutol pa yan namin ni Daddy. Nakita ko yung pinagputulan kahoy. Malamang kahoy yan. So bakit sinasabi itong mga to? Kasi nga, may way pag-determine ng katotohanan ngayon. Paano pag, kunwari, si DM, di nakita kung paano ginawa to. For example, yung plastic yun, pwedeng gaya yung properties ng wood, di ba? At yung kulay, kulay lang yun. Kahit bakal, pwede mong kulayan ng ganito. So, paano niya masisigurado ngayon na kahoy ito? Pwedeng, very good, no? Pwede niyang hawakan, pwede siyang magtanong, pwede rin niyang determine sarili niya, putpok-pokpokin niya, pakiramdaman niya ba? Pwede rin magtanong actually, ang history. Ngayon, sinabi ko na, alam niya na rin yung totoo to. So, ganyan po yung sabihin ng totoo, ha? Naalala ko tuloy sa JJX kasi na gano'n tayo. Ganun din ang, ano ko, basic. Paano mo nalaman na meron TV? Nakita mo eh. Kanya, so, mahirap pang, no, hindi, di ba? Mapunta tayo ngayon dito. And come unto the knowledge of the truth. So, yung mga tao pala, pag hindi nila nakita, either hindi nila nakita kung paano nag-umpisa isang bagay, hindi, not necessarily alam nila yung katotohanan. Amen? Kaya, pagdating sa gospel, ipipreach natin sa kanila. Depende po yan. Sa ibang tao, mas mahirap i-win kasi either bata pa, explain mo lahat. Pag matanda naman, sobrang filosofo naman, nataniman naman ang kasinungalingan, aalisin mo naman yung mga, ano, mga katisuran na nilagay sa kanila, mga kasinungalingan. So, pero still pwede. Amen? They can come unto the knowledge of the truth. So, ang skill lang yan, ang skillful dapat dyan yung soul winner tsaka yung preacher-teacher. Okay? So, pwede. So, naintindihan na po ha, knowledge of the truth, yung truth, katotohanan na matagal lang andun. Either, andun na talaga yung pero ngayon mo lang nalaman. Okay? Para ito, kunwari, yun nga, hindi alam ni DM dati, nagtanong siya, yung knowledge of the truth, nakarating sa kanya, no, may nagsabi sa kanya at may nagpatuloy sa kanya, dun pa lang. Pero ito, matagal na tong kahoy, kahit wala pa siya, hindi pa siya nagtanong. Naintindihan yun? Katotohanan, kahoy ito, example natin, yung knowledge of the truth, nung sinabi sa kanya,
sa kanya nalaman. So obviously, sa gospel, ganun yun. Yung iba, walang kamuhang sa mga sabundo. Medyo may konsensya sila na sinasabi na may Diyos at may kasalanan at hindi tama yon, at malamang may gumawa ng moral law, anong tama at mali. And malamang, kung sinong gumawa nun, i-require yun. Bakit pa siya nag-gumawa ng law na ito yung tama at mali, tapos, okay, gawin mo yung mali, okay lang. Obviously, hindi, di ba? Kaya alam po, intrinsically ng mga tao. Kaya pag finish natin salita ng Diyos sa kanila, yun, alala ko yung Romans 10:6 ba yun? Na-discuss natin ito maraming base, pero sabihin ko na kasi naalala ko eh. So, bago sila maniwala, sabi doon, na siya confess. Pero bago sabi dyan, yan, yung from 5, 6, and 7, and 8, sinasabi po dyan yung word is snidey. Alam na rin nila yung dapat nilang malaman, kaso hindi exactly. So, pag pinipress mo sa kanila, parang sinasabi mo lang yung alam na rin nila, dinidescribe mo. Kaya, habang dinidescribe mo yun, makukuha nila yun. Ganun yun. Okay, so balik tayo doon. So, the knowledge of the truth. Hindi ko na markahan. Okay, tuloy na natin to. 5. Okay, so equal na. Bago sila maligtas, dapat makilala nilang Panginoon. Yung katotohanan about God and hell and sin and salvation. Maintindihan nila and then pwede silang maligtas. Tumanggap sila sa Panginoon, doon pa sila maliligtas. Ngayon, ba't pumasok itong ano? Ito pala yung mas malaking context itong pinasabi lagi natin. For there is one God. Pag nag-umpisa sa 4, parang therefore yan. Alamin mo bakit niya sinasabing ganun. So, ano yun? Bakit? Kasi nga, dapat maligtas sa lahat ng tao at wala pong, ibig sabihin, hindi tayo dapat yung madalas sa pangkonta sa atin, objection ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. Marami naman daan tungo sa, di ba, sa either langit or kasiyahan, kasi hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa langit. So, pwede yung sabihin, ano may ibig sabihin ng buhay? Basta maging masaya ka lang, huwag kang pumatay ng tao. Yung kanya-kanyang definition ng tao eh. Okay? Kaya yung knowledge of the truth dyan, specific yan. Kailangan ituro. Una, dapat makuha natin sa source, ng Diyos. Pag nalaman natin yung katotohanan, i-preach. So, hindi yan automatically nakukuha ng iba. Meron lang sinasabi yung konsensya nila, pero hindi malinaw. Okay? Kaya dapat. Ngayon, kaya nung binabanggit na there is one God, ibig sabihin, hindi yan kalat-kalat. Ang source ng katotohanan ng Diyos, and therefore, siya kung source siya ng katotohanan at katotohanan siya, isa sa mga property ng katotohanan, hindi yan nagko-conflict. Coherence, isa sa mga term dyan eh. Alam nyo, coherence, cohere. Ibig sabihin, may binanggit dito, may binanggit dito, may binanggit dito, may binanggit dito. Kung nasabi, 10. Okay? Paano malalaman yung kasinungalingan sa 10? Isa sa mga paraan is? Ha? Compare, and then? Marami nagsasabi. Iba-iba angle nyo, pero kuha na agad ni Jamie, di ba? Di, tingnan mo yan. Pagkumparahin mo yan. Pag medyo may sumasablay dyan, parang iba, malamang di totoo yun kasi iba nagkukuhir. Amen? Parang kunwari, ganito. Sabi ko ay, ano ba mga ano? Kunwari may crime, yan lang yun madalas eh. May crime, nasaan ka nung nangyari ang krimen, di ba? Alam niyo yung mga ganyan, mahilig kami dati sa ganyan eh. Investigation, parang kanina, napanood ko na naman yung Conan. Kasi nagpagawa ako ng sasakyan nga, di ba? Siyempre, doon ako. Naghihintay ako doon sa waiting area, di na panood ka. Naalala ko na naman, no? So, ano ba yun? Gusto mong bigyan ko yung sample ngayon? Sige, bigyan ko yung sample. Magaling kayo, ha? Kunwari, kayong apat. Itong apat, lahat nasa crime scene. Kunwari, ay namatay, basta may namatay doon. Kunwari, si... Kunwari, si... Huwag naman si Jared. Kahit sino, kunwari, si Peter, namatay. Sinong pumatay? Sabi nung isa, ay, hindi po ako. Ano yun, kunwari, sa ano yun? Sunday. Isang Sunday ng hapon, natagpuan si Peter, patay.
Wag naman, itong nadilan. So itong apat ay nakita sa tagpo. Sinong pumatay? Sabi ni Stephen, ay hindi ako kasi ano ako eh, namalengke ako nung oras na yun eh. Si Essie naman, ay sabi ni Essie, nag-church ako nun eh, wala akong, hindi ako eh, nag-church ako eh. Sabi naman ni Christian, ay ako, ano ako, nag-apply ako ng birth certificate sa munisipyo eh. Si DM naman, ay ako po, ano, naglaro lang ML eh. Hindi ako nag-aaral. O, sino pumatay? Gagaling niyo. Okay, o, sige, wala akong masabi sa inyo. Pero sample lang, sinong di nakagets? Gets niyo ba? Sino? Bakit si Christian? Ha? Ha? Kasi may tapos? Ha? Ang layo ng pinunta kasi may church. Ano? Okay, sarado munisipyo ng Sunday. Yan, okay? So may katotohanan to, tsaka iba doon, hindi mo na malalaman kung saan sila pumunta. Pero kinukonnect mo ano yung mga possibility na totoo at hindi totoo yung sinabi. Okay, so medyo simple ko ano lang yung illustration, pero ganun po yan ang katotohanan. Okay, kaya sinasabi dito, isa lang ang Diyos! Kaya alam natin yung mga matlakas ang loob natin pag kulto yan, tinatawanan pa natin eh. Ano na, Islam, unwari. Una, sabihin nila, ang dami lang paniniwalaan, pinapaniwalaan ng Kristiyano, kunwari. Sabihin nila, isa lang ang Diyos, isa iba lang ala, isa lang gano'n. Pag pinaulit-ulit mo yun, ibig sabihin nyo, tinuturo sa kanila. Ngayon, paano matuturo na si ala, tsaka ang Diyos ng Kristiyano, iisa, eh yung anak ng Kristiyano, Diyos ng Kristiyano, may anak nga, maninaw yun, paulit-ulit. Yung Islam, wala. O, anong, huli na agad. Hindi nag-cohere. Tinuturo ng Islam. O, ganun din yung mga, ito, itong mga iglesia ni Manalo. Okay? Tama naman na tao si Kristo, tama naman, pero iba, hindi tao lang. Okay? So, yun, makikita mo na may mali. Kaya ito pong ganda nitong mga statement ng Bible eh. Kasi namin, there is one God, isa lang. Hindi pwedeng nagko-conflict siya. Ngayon, kunwari ako, may isip, tinanong ni Brother James, Brad, saan ka nanggaling kanina? Doon sa Shell. Tapos tinanong ako ni Ate Mars, basta saan ka galing kanina ng umaga? Na malengke. Tapos tinanong naman ako ni Stephen, basta saan ka galing kanina? Ah, natulog ako maghapon eh. Something's wrong, di ba? Kanino? Sa akin. Kasi ba, hindi yung conflict kung nagsasabi ako ng totoo. So, kung isang Diyos at siya yung totoo, eh hindi magko-conflict yan. Therefore, madaling i-trace ang katotohanan, alamin mo lang kung ano yung sinabi ng Diyos. Amen? Amen. So again, ang title natin, Faith, Truth, and Verity. Ayan ang kinalaman sa faith noon. Mamaya, papasok yan. Parang yun lang, sabihin ko na agad. Kung alam niyo yung presentation ng gospel ko, napakinggan nyo. Isa lagi sinasabi to. Sabi ko, ano yung sinasabi ko? Ayun, alimuta ko. Ang Diyos ay hindi naging sinamaling. Parang gano'n. Ano yung part na alimuta ko tuloy. Basta, una dun sa regalo, tsaka dun sa anak ng Diyos. So, pag tinanggap mo si Jesus, anak ka ng Diyos, therefore langit ka. Medyo nawala ako dun sa ibang part, pero mamaya, mabalikan ko yan. Okay? So yun, isa lang ang Diyos. Therefore, di siya nagsisinungaling. And therefore, pag sinabi niya ligtas tayo, maliligtas tayo, ligtas tayo. Amen? Okay. Okay na tayo. Anyway, itong part naman ito, there is one God and one mediator, okay ha? Isa lang ang Diyos, pero isa lang din ang tagapag, lapit, mediator, sa pagitan ng Diyos at ang tao, ang taong, ang lalaking, si Kristo Jesus.
So, ang gamit naman ng Blessed Manalo, eh, paano ilalapit ng Diyos yung sarili niya? Kaya, may distinction nga yung ama sa Diyos, ama sa anak eh. Ang tawag dyan, ano eh, nililigaw muna naman yung usapan eh. Hindi naman namin pinaliwalang isa sila na wala silang pagkakaiba, kayo nga nagsabi nun eh. So, again, yung sagot naman doon sa tao si Kristo, tao nga siya, pero Diyos din siya. Eh, ang Diyos hindi tao eh, exemption ng nagkatawang tao eh. Nakita niyo yun? So, ano sagot nila doon? Eh, pwede mo magkatao? Hindi nga daw eh. Eh, yun ang sabi sa Bible, nagkatawang tao siya eh. Pinanganak siya dito. So, anyway. Move on tayo. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Okay, so ito, mga basic na to. Binigay niya ang kanya sarili, ransom, sabihin, sa halip na tayo magbayad, wala tayong pambayad, siya yung nagbayad ngayon. So, by means of sacrifice, sa cross, and then, even sa hell, di ba? Siya yung nag-suffer para sa lahat po yun. Again, bagsak na naman ang Calvinism dyan. Yung kanilang limited atonement. Itong gusto kong tuunan din ang pansin dito, sabi, to be testified in due time. Anong sabihin nun? Para patotohanan or gamiting patotoo sa tamang oras. Ngayon, ang tanong, anong oras yun? Alas dos, alas tres? Hindi. Obviously, kung sa kanina applicable, for example, naligtas ka ngayon, hindi ka pa naligtas dati, mara, iba nga, may mga kwento pang hindi ka siya mamatay, hindi pa siya namatay, tapos ngayon, di ba, yung mga nasisya dati, may mga ganong kwento eh. Eh, salamat sa Panginoon. Sabihin, dati, namatay ka, impyerno ka, pero hindi na yan ng Diyos. So, in due time, depende to sa kung kailan tayo maligtas, or, medyo malawak to, hindi mo pwedeng sabihin sa kaligtasan lang ng isang tao. So, may mga panahon kasi, alam nyo naman, nung Old Testament, hindi rin ganito kalinaw kapahayagan ng kaligtasan. So, totoo lang. So, medyo iba yung pagkaka... hindi exactly ganito kalino katulad ng sa atin ngayon. Pero maganda ng advantage naman sa panahon nila, wala pang ganong kalituhan sa panahon nila. Yung Diyos-Diyosan, yung talagang alam mo, Diyos-Diyosan eh. Kumpara natin sa atin ngayon na yung mga pagano ngayon, katulad ng Catholic, parang ang hirap isipin na pagano yun, Jesus din, Bible din, at Kristo din eh. Okay, so, yun ang gusto kong sabihin, pwede sinasabing due time dito, ay sa... kabuuan ng all time, and then pwede rin sa personal, sa naligtas, doon na i-testify ang katotohanan sa iyo. Hindi ganun. So, patapos na po tayo sa 7. Ito naman. So, kung naintindihan yung mga pinagsabi natin from verse 1 to 6, yung mga bagay doon na yon ay salamat sa katotohanan. Eh, pero katotohanan, nandyan lang yan kung walang magpapahayag. Amen? Kaya sa church, sa Christian church, at kahit saan actually, kailangan may magpapahayag ngayon yung term na evangelist, kung saan ginagamit niya ngayon. Pero may mga, kahit daw mga atheists, mga ano na din, evangelistic na rin. Ibig sabihin talaga pinipreach sila atheists, ganun din. Gagawa sila ng sarili nilang paraan, aaralin nila, saka nila papangaral, ganun eh. Pero still, nanggaling sa atin, no? Kasi nga, good news lang naman yun, no? Pero very central sa ating Christianity yung dapat may mag-preach, may magpapahayag. Again, iba yung pastor lang, iba yung soul winner. Though yung pastor dapat soul winner, pero lahat sa atin yan, dapat i-preach natin yung katotohanan. Ngayon, balik tayo kay Paul. Ano exactly yung inuto sa kanya, saan siya inordained. So, siya ay preacher. Ano yung preacher? Preacher po ay hindi lang basta-basta po. Amen? So, again, alam natin na in studying the Bible, New Testament, ano ba exactly yung role ni Paul? So, iba kala, parang pastor siya kasi ginagawa niya halos lahat. Pero hindi rin. So, may mga siya mismo nagsabi na ginagawa ng pastor na hindi niya ginagawa kasi wala siyang asawa, hindi siya nag-stay sa isang lugar para pumunuan yung church. So, yun yung pagkakaiba doon. So, evangelist po ang tawag kay Paul, okay? Church planter. Anyway, so yung preacher ngayon, nag-preach lang yan. So, kung kaligtasan ang pinag-uusapan, soul winner. Okay?
And so, hindi lang siya preacher, siya ay apostol. So, anong pinagkaiba ng apostol sa preacher? Well, yung apostol, special ano yan eh. Though ang basic ano lang din yan, sinugo din yung apostol, natapos na natin yan. Diba? Pero, alam natin na special yung meaning at hindi lahat ng tao, hindi lahat ng tinawag na apostol. Okay, so dapat, kaya natin sabi lagi, pag mayroon dito nagpakilala ng apostol, alam natin ano agad yun. Kulto agad yun kasi nakuha na natin yun eh, sa Bible na ulit, tinawag sa special na mga 12 lang yung apostol. Okay? So, pero may mga time din na ginamit siya ng mas maluwag eh, okay? Yung apostol. Okay, huwag kayo malilito ha. Yung 12, that 12, laging ganun to. So, obviously, special sila. At ang common na pagkakilala sa kanilang 12 ay, bukod sa disciple, later, iba, disciple din eh. So, sila yung apostol, okay? Naintindihan yung sinasabi ko. So, may special meaning yun. Huwag niyong gamitin sarili niyo kung sa sino. Okay. So, pero di pa nga yung focus natin eh. Siya ay ordained preacher and apostle. Ngayon, anong ginagawa niya? Kasi yung parenthesis na yan, pang ano lang yan, pang emphasize lang na nagsasalita siya na totoo, hindi siya nagisinungaling. Isa lang yun eh. Kasi sasabihin niya dito, next, ay dapat binibigyan niya ng bigat tayo din. Kasi nga, kahit basic ito, marami po nag-challenge kay Paul. Totoo ba yan? O lahat ba ng sinasabi mo, totoo? Yan. Kaya sinabi niya dito, siya ay teacher ng mga Gentiles in faith and verity. Totoo yun, pero yun ay sa pananampalataya or baliktad. Pwedeng ano yan eh. Kaya pananampalataya, dapat yung pananampalataya muna, totoo. Eh, lagi sinasabi sa winning diyan, minsan, pag depende. Pag yung iba tao ay nalilito, sabihin ko, huwag mong pagmalaki yung faith mo. Pagmalaki mo lang yan kung totoo yung pananampalataya mo. Kasi baliwala rin yung pananampalataya mo kahit napakasinsero mo pa kung pinaniwalaan mo naman, sablay. Okay? Yan, hindi ko lang sabi lahat sa lahat, pero minsan nasabi ko kasi nga yung iba ay gano'n. Yan, pag nagtanong pala, di ba? Pag nagtanong pala yan, pag sinabi niya, eh, basta tumanggap na ako dati. Yan, diyan ko ipapasok yan. Kasi alam ko na yung kalakaran itong mga ito eh. Pinatanggap, bata pa, hindi natindihan. Kaya nga tinanong kita, unang-unang bungad ko, ligtas ka ba? Oo, anong ginawa ko? Gumawa ko mabuti, hindi ka ligtas. So, mali yung tinuro sa kanya, mali yung pagkakaintindi niya, or parang pwede na nakalimutan, pero magkakaalam, pag tinanong mo, ligtas ka ba, anong ginawa, tapos pinaulit-ulit na pa. So, pag hindi ligtas yon, ay tumanggap ka dati, anong silbi ng faith mo? Nasayang. Ganun yun. Wala pa kinabang doon, pinaniwala mo, mali eh. For example, lagi yung example yan, kunwari, pumunta ka dito, kakaroon ka ng ganyan, eh, either nagsinungaling or walang siyang kakayanan, pagpunta mo doon, di ka pala maaasahan eh, wala yung faith ko sa'yo, nabaliwala. Pero may silbi lang yung faith na yan, kung yung pinaniwalaan mo, totoo. Hindi yan yan? So yung faith, binibigay mo yan sa tama or sa mali. Okay? So kaya ang panalangin natin dapat sa tama. Ikaw na naman yung mili niya. Kaya bago paniwalaan, lalo ibigay mo yung lahat mo dyan, siguraduhin mo totoo yan. Okay? At ganun daw si Paul. Pag siya'y nagtuturo, may kinalaman sa pananampalataya, pero sinasabi niya may backing ng banal na spirito, ng banal na kasulatan. Totoo. Yung sinabing totoo, kaya binanggit natin kanina yung sa introduction, eh sigurado kung totoo, hindi yung joke lang. Hindi yung pinaulit-ulit mo lang, oh, yun na yun. Bakit nga ba ganun? Ewan ko. Naniwala kayo, kaya yung style natin, parang last, kailan ba tayo nagtagal dyan? Parang last Sunday. In details, di ba? The details, specifics in the Lord Jesus Christ. Medyo nag-background ulit ako nung hapon na tayo, kaya tayo tumagal. Kasi, naiintindihan nyo dapat, na kaya tayo puro aral-aral dito, na tinitrain na kayo, bata pa kayong makinig. Okay, doon tayo, mayroon tayong ganito. E, salita rin. Okay, matuto kayo, mga bata makinig, i-evaluate na narinig nyo. Pati mukha ng preacher, tingnan nyo, hindi na nakayuko kayo dyan. Hindi kayo marunong bumasa ng mukha. Amen? Nakabasa nyo ba yung naging sinungaling sa hindi? Nadaanan ko rin dati yan, pero sa kanya yan. Pero kahit sa mata, sa skilo, kung sanay ka na, kahit basta makikita mo kung saan siya nagsalita ng totoo at saan siya hindi nagsalita ng totoo.
Tandaan nyo yan. Kaya obviously, hindi ko gagawin sana to. Pero kung sakali may pagkakataon, alam nyo rin yun. Amen? Amen. Tapusin ko na. I will therefore that men pray. Binalik niya lang yung kanina. May mga binanggit siya. Ito naman ay hindi lang tayo maluloko dito. Isa lang naman ang Diyos. Okay? Yan ang pinaka-ugat ng ating pananampalataya. Ako ay tinuturo ko yan. Balik siya pray. Ipag-pray nyo ngayon. Kasi alam nyo naman ang pananampalataya. Sabihin ko yung katotohanan. Lahat matatanggap. Or even worse, may mga lugar saan, alam nyo si Paul, kinontra siya. So obviously, nahirapan si Paul. Pangaral, the same truth na pinangaral niya dito, nahirapan. Kasi minsan may mga balakid. Kaya sabi dito, panalangin nyo ako. Okay? Na, ano yung mga yun, yung mga hindi maadlangin sa kanya. Pero ito, with lifting up holy hands without wrath and doubting. So dito tayo matatapos. So another na kailangan nating bigyan ano dito, linaw, kasi yung mga Pentecostal movement, okay, dito yung ginagawa nila, di ba? So masama ba yung taas yung kamay? Ha? Ay, nakatas na yung kamay ko ngayon eh. Ama, depende na naman, di ba? Sa kanila, ginawa nilang ano yan, nakilala na sila dyan. Kasi talagang ganun, oh, pray tayo! Ah, ganun na yan. Alam mo, may inaabot na ewan eh. Kahit kumakanta yan, may parang may ganung action eh. Kasi nakakadala nga naman, di ba? Ngayon, actor ka or something, o kaya nga, ayun ako, mag-preach ako, minsan ginagawa. Pero hindi ko yung institutionalize yun, ha? Pag nag-pray tayo, dapat lahat, ah, ganun ha. At ito yung verse na yon. Alam niyo ba yon? O mali kayo, kami, eh. Kaya kami lifting holy hands, kasi sabi sa Bible eh. O paano kayo dyan? Ay, dapat talaga yun nakalagay. Lifting, itaas. Hands, kamay. Oh. Eh, ba't di tinatayo yung kamay nyo? Sige nga. Next. Simula ngayon. Tataas natin yung kamay natin, ha? Amen? Okay, paliwanag natin. Again, hindi nga masama yun. Okay. So, pero di natin ginagawa yun kasi may ibang ibig sabihin ito. Okay, so isa-isa natin. Eh, sabi dyan, binanggit, sabi ni Brad, no, holy hands. Ano sabihin nun? So, kunwari, ay ito, may ginawang mali ito kanina. So, this time, ito lang muna. Ganun ba yun? Obviously, ganito yan. Again, talinhaga po yan. Alam mo natin yung huli yan, without wrath and doubting. So, may tatlong bagay na magkakaugnay dito. Without that, ibig sabihin, anong sabihin, doubting mo na, mas madali yun. Kasi huwag ka magdududa pag ikaw yung nalalangin. Man, eh paano? Basta pag nagdududa ka, di alamin mo na yung totoo. Nakuha nyo ba yun? For example, ganito. Yung mga luma dito, alam na nila ito kasi mayroon akong preaching sa Psalms 32. Hindi ko makakalimutan nyo kasi preaching rin sa Diadem. So, may tinutukoy doon na yung mga ibang hindi naman ang palataya para mga kabayo, hindi alam yung ginagawa nila. So kaya ganyan yung mga napansin sa Pentecostal, yung ginagawa nila, gaya-gaya lang, hindi naintindihan kung para saan yun. So kasi sabi ko, ngayon, pag, ano, nadadala ka eh. Kaya yung mga Thursday niya, hanggang mga Baptist, kapag nakinig doon, nadadala din. Kaya pag kinausap mo yan, pag-pray mo lang yan, sigurado yan, claim it. Pag narinig nyo yung claim it na yun, ang dali. Ibang Baptist nagaganyan din kasi nga nadala. Kaya sabi sa inyo, bago nyo gawin, especially kahit sa lahat ng bagay actually. Pero lalo na sa pananampalataya, lalo na pag-preacher ka. Pwede ba alamin muna kung totoo yun o ano, saan ang galing yun? So I admittedly siguro may nakakuha din akong mali sa iba, kaya nga ngayon ina-evaluate ko lahat. Hanggat maaari, kasi giftish ako dito, anong mangyayari sa inyo, disablay-sablay din kayo. So, ano natin, nagsabihin ng without doubting, kunwari, pinapanalangin ko, Lord, bigyan mo kami ng ano, malaking lugar para sumamba, tapos parenta sa amin 1,000, isang taon, kunwari, ganun. So, naniniwala ako ba doon? Well, depende. Ngayon, pwede mo i-ano yun, posible nga, baka nga bigyan tayo, hindi mo alam. So, ngayon, pag nag-pray ka ngayon, hindi mo i-claim. Hindi ka magpo-pronounce ng gusto mo tapos sabihin mo, Lord, gawin mo yan, ha?
Iba yun eh. Ramdam mo yan pag ganun yung prayer ng iba eh. At ikaw din minsan kahit gusto mo yan. Pastor, next week, kailangan ko ng ganitong halaga. At ay sigurado ako magkakaroon in Jesus name. Gagamitin mo pa yun. Huwag na huwag mong gagamitin. Pangalan ng Panginoon, banal yan. Sa kalokohan mo. Amen? Ngayon, iba yung nananampalataya ka na gagawa ka niya na mabuti. Tama, yun. Pero huwag kayo mag-specify. Okay? Ito yung kailangan ko, ito yung gagawin ng Diyos daily. Kaya nga ganun din iba pag mamumutang eh. Kailangan ko ng ganyan eh. Sabi, pepresyohan ka pa niyan eh. Ito ang kailangan ko at bukas na. Para ikaw, di mo alam kung hindi ka marunong. Parang diniktahan, di ba? So ako pag ganyan, ginagawa ko na, inaaral ko para matulungan nga yung sino man yan. Kasi alam ko mali yun, okay? So pero gano'n, kung sakaling talaga meron naman ako at kailangan niya, madalas ay hindi ko bibigay lahat. Eh, gano'n din ang Diyos, syempre, amen? Ngayon kaya ng Diyos lahat, pero hindi rin siya pwede nating extort, okay? Dahil may binigay na sa atin, alam niya yung kailangan at hindi mo. Hindi kayo magkasabi. Diba? Para mga anak ko minsan, ay, kailangan ko cellphone. Weh. Anong gagawin mo dyan? O di tinignan ko. Puro laro. Ay, hindi mo kailangan yan. Nalaman ko ngayon. Amen? Pero minsan, kailangan. Amen? Yan. So ngayon, dapat matalino kapag ikaw yung magulang. Ganon din ang Diyos, alam niya lahat yan. Kaya ngayon, balik natin dito. Ano yung sabihin ngayon ito? Pag tinaas mo ang kamay mo, humihingi ka, nananalangin ka, una, alalahanin mo, kasi po yung kamay natin, may kinalaman yan sa mga ginagawa natin. Amen? So, parang nabanggit ko kanina sa introduction kanina or sa announcement sa Lord's Supper, di ba? Nabanggit ko ba? Parang hindi. But anyway, ang ginagawa natin sa Lord's Supper, nananalangin tayo, inaalala natin ng Panginoon. Siguraduhin mong wala kang at least yung matinding kasalanan na inuulit-ulit mo na hindi mo pinagsisiyan. At least pinagsisiyan, okay yun. Isiyan mo. Mga gawa mong iwanan ngayon na, iwanan mo na. Kasi yung niloloko mo, di ba? Kaya yun po, kaya pag nanalalain ka lang, ano pala ibig sabihin ito? Hindi yung... ibig sabihin, tatawag ka sa Diyos, anong ginagawa mo sa buhay mo? Sige nga. Yun yun. Eh, lifting daw eh. Eh, di ba, ano ba nililift natin? Ibig sabihin, pag tinataas mo, napansin nyo ba yung, again, yung lesson natin sa offering? Di ba? Ni-wave nila, nililift na sa Panginoon si Vinon. Ino-offer yun. Eh, nasaan ba ang Diyos? Nasa langit. Eh, in a way, yun ang ano niya. Pero ang Diyos kahit nasaan eh. So, kaya pag sinasabing nililift, eh, parang pinapakita mo. So, pag nag-pray ka ngayon, ibig sabihin, dapat masaisip mo muna ito na kung may ginagawa kang mali, utang na loob naman. Pag-pray ka sa Diyos, ginagawa kang mali, something's wrong. Nakuha niyo po ba? So yun yun na. Kaya pag nag-task kayo ng ano, hindi mo naitindihan to. Yun ang ano ko doon, pakiwari ko sa iyo doon. Ngayon, again, hindi kita magbabawa, hindi kita titiwalag, okay? Talagang gusto mo mag-ganyan. Eh, tingnan lang kita, and then, explain ko ulit ito siguro. Amen? Pero hindi bawal yun. Pero tatanungin din kita, ano ba yan? Kasi iba practice eh. Diba? Baka na party ka ng mga ganong movement dati. Okay? And then, madali na itindihin nyo yung rot and doubting. Okay? Nabanggit natin ganun yung doubting. Huwag kang magduda. Pag sinabi ng Diyos na matutupad yan, matutupad yan. Parang hindi pala. Alam mo na rin na hindi. Okay? So, alam mo na kung madalas na yun, pera. Meron akong 1,000 this week. I pray to God in Jesus' name. Pero pag ngayon, nagsisikap ka, may plano ka, gagawin mo at gagawin mo talaga, pwede mo i-claim yun. Okay? Hindi yung claim na claim nila. Ibig sabihin ko, pwede mo paniwalaan at mangyayari yun. At walang duda kasi nga, ginagawa mo yung dapat mong gawin. Okay? Nagawa mo yung dapat, nanalangin ka, malinis yung loob mo. Okay? Hindi yan pang ano lang, pang sarili lang. Kaya ako gusto magkaroon 1,000 next week para ilustay ko sarili ko. Ang gagawin ko dyan, ang daming ano nun, daming Hot Wheels nun, 10 yun. Pang sarili lang, di ba? Bata pa naman kaya. Pero, i-translate nyo na sa inyo, ha, mga teens.
Amen? Ganun din yung love life, oh. Ano natin love life? Lord, pa yung mamahalin ako ni ganyan. Ngayon na? Di ba lang nagsasabi siya darating niya? Sabi niya siya, mag-asawa kayo dyan eh. So, pag-play nyo lang tamang panahon, tamang, alam nyo na kayo tamang panahon eh. Siyempre, mag-asawa na kayo. Ay, ano na kayo? Sa edad at mature. So, ngayon, alam mo na, by that time, bibigyan ka ng Panginoon. Amen? Ang sasabihin nyo, so walang duda doon. Okay? So pag nagdududa ka sa panalangin mo, malamang may mali sa tinatarget mo. May mali dyan. Ganun kasimple yun. Okay, and then without that, ganun din yun. Parang kanina, nabanggit na natin, so galit ka ba kay Marcos? Ah. Diba? Yun yung tanong dyan eh. Ano sabi mo basta na mamatay na yung ano? Reprobate. Dapat siguraduhin mo hindi ka lang galit personally. Yun ang sabihin nun. So ako di ako personal galit sa kanya dahil wala nang pakilam doon. Salamat sa Panginoon. Hindi mo tayo siya apektado ng martial law kung ano man yan. Pero ang context ng sinasabi natin kanina, nakakasira sila. Amen? Pag inisip mo yung mga bata na mapapahamak dahil sa kalokohan itong mga to, tinatanggap yung mga bakla, ano mangyayari na lang dyan? Amen? So yun, in that context, hindi lang rat yun. Hindi ako galit for the sake of galit dahil ayoko sa kanila. Dahil ayaw ng Diyos sa kanila and therefore ayoko na rin sa kanila. Tama rin yun. Pero yun ang context, yung context. Basta maran, ano ka? Hindi, yung context nga nun is hindi personal rat. Okay? And then, ayun, sana naintindihan nyo. May mga ganyan talagang bagay. Kinualify ko lang. Sana naintindihan nyo. Men, nakailan may isa po ako? Feeling ko tapos na ako. Next time kasi yung ano mo, cellphone mo. Alala mo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa napagandang mga mensaheng andito, Lord. Mga na-correct din ang mga misconception, mga maling aral. Mga Panginoon, maging malinaw sa amin. Ang aming pananampalataya, hindi namin pagmamalaki, Panginoon. Ang una dapat namin inaalam yung katotohanan about these things. And then, nakita naman namin dito, nakatirin sabi dito, acceptable to Panginoon. Sa inyo mismo, acceptable. And dapat namin i-accept at paniwalaan. So I pray na ganun po yung tamang frame of mind na makita namin at gawin namin at i-apply namin at ituro namin sa iba, Panginoon. May nakikita kaming something strong, especially sa mga culto, Lord, sa mga liberal churches yan. Obviously, expected na po yun. Nawa namin, hindi namin po ito apply. At actually that, maging maingat kami, especially yung mga bagay na ako namin doon. Hanggat maaaring nga, hindi ako makikinig doon. But pag-aralan din namin yung mga mali dyan, mawarning yung iba, Panginoon. Kailangan po lang, maraming salamat sa kaligtasan na binigay niyo, Panginoon. Makita namin dito, minahal niyo lahat ng tao originally. And therefore, ayaw niyo pong may mapunta sa impyerno. Lahat ay minahal niyo. Lahat ay originally minahal nyo. Lahat ay gusto nyong maligtas. Pero malaman na nawa namin na again, mayroon kami self-will, free will, Panginoon. Therefore, yung iba ay talagang may piliin ng mali. Hindi sila maliligtas. I pray na maging bahagi kami para sila yung maging maligtas. Ganun din po, Lord, sa paglago, hindi lang sa kaligtasan. I pray na piliin ang bawat isa dito, Lord, na mag-mature. Maging skillful, Panginoon, sa paggamit ng salita, Panginoon. At ganoon din, banal, sabi dito. Gawin na nalangin sa inyo, nawa ay itaas namin ang mga kamay na banal, Panginoon. Ibig sabihin ay hindi po nyo kami kalaban. Wala kami ginagawa, at least, Panginoon, na sobrang nakakasuklam sa inyo, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, nawa ay mabilis itong mawala, maalis, Panginoon. Gisihan at iwanan, Panginoon. Then, makakasa na kami ang panalangin namin. After that is, sagutin niyo po, walang duda. At masaya pong fellowship with you and with the brethren, Panginoon. Kailangan po, Lord, patuloy namin itong series ito. Pagpalaan niyo po, Lord. At the rest of the week, Panginoon, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.